piliin tungkol sa kandila. Matagal na ang pasinasyon ng tao sa mga kandila. Ginagamit ito sa mga relihiyosong pagtitipon sa iba't ibang mundo upang ilawan ang tahanan. Kaya naman, hindi katakatakang napakaraming pamahiin na inuugnay sa mga kandila. Kung paano ito masusunog, ilan ang dapat sunugin at iba pa. Narito ang ilan pang pamahiin o paniniwala na inuugnay sa kandila. Patayin ang kandila. Hindi kailanman dapat hayaang mamatay ng sarili ang kandila. Kung hahayaan mo ito, may sealer na mamamatay sa karagatan. Asul na apoy. Sinasabing totoo ito sa mga regular na kandila at hindi mga three candles na mabibili na kulay asul kapag nasusunog. Kung ang regular na nasusunog na kandila ay naging dilaw mula sa asul na kulay ng apoy, may multo na nasa paligid. Tatlong kandila. Malas magsindi ng tatlong kandila para sa anumang bagay kung di ito sa isang relihiyosong gawain. Sa tradisyon, ang tatlong kandila ay sinisindihan para sa pagsusulat ng will. Kaya naman, ito ay inuugnay sa kamatayan at pagkakasakit. Proteksyon mula sa agila. Sa English na pamahiin, ang kandila ay dapat maingat na iwaykayway sa mga hatching chicken eggs. Sinasabing ito ang magiging dahilan upang maproteksyonan ang mga sisiw na atakihin ng mga agila. Malakas na ulan. Bilang proteksyon sa malakas na ulan, ang mga tao ay bibles ang kandila para sa kanila at sisindihan ito habang malakas ang ulan. Hanggat ang kandila ay may sindi, sila ay may proteksyon mula sa kulog at kidlat. Kandila sa simbahan, sa Belgium, ang pamahiin kapag ang altar candle ay namatay sa hindi malamang dahilan, ang ministro ay mamamatay. Kung may iba pang simbahan na namatay ang kandila, mayroong mamatay na kongregasyon. Bagong mangingibig. Upang dalhin ang bagong mangingibig sa iyong sarili, magsindi ng tapered candles at tusukin ng dalawang pins ito. Kapag ang kandila ay naupos, hanggang ang parehong pins ay matanggal, may bagong mangingibig na magpakilala.